Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Finalist in the 25th Golden Dove Awards Best Public Service Program. 2017 11 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Public Service Announcement. And finalist for Best Development-Oriented AM Program. Finalist for Best Development-Oriented AM Program Host. 2016 38 Catholic Mass Media Awards. Finalist for Best Public Service Program. 2016 10 Gandingan Awardee for Best AM Program, Best AM Program Host, and Finalist, Best Development-Oriented Online Video. KBP 21st and 22nd Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 2015, 9th Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. 2012, Catholic Mass Media Awards, Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8. Simula ngayon ay sabay ng maririnig sa walong lupalub ng bansa. DZXL 558 RMN Manila, DYHB 612 RMN Cebu, DYHB 747 RMN Bacolod, DYKR 1161 RMN Calibo, DXDC 621 RMN Davao, DXBC 693 RMN Butuan, DXDR 981 RMN Dipolog, DXMB 648 RMN Malaybalay, at DXMY 729 RMN Cotamato. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host. At 2016 Gandingan Awardee for Best AM Program Host, si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Alam natin na ang ating mga kapatid na Muslim ay hindi po kumakain ng karneng baboy. Bukod dito, ano pa kaya ang pagkakaiba ng kanilang dieta o diet sa iba pang Pinoy? Magandang tanghali po, ko po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. At sa hapong ito, makakasama natin si Ms. Carina Santiago, Nutrition Program Coordinator ng NNC-CALABARZON and MIMAROPA, mga kasama na pansamantalang humahalili kay Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Good afternoon po, Ms. Carina, at welcome back sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Hi Rod, it's nice to be back. Magandang tanghali rin sa iyo at sa ating mga kanutrisyon sa buong Pilipinas. Yes, mabuting mapag-usapan natin ang nutrisyon ng mga kapatid nating Muslim. Dahil ang Islam ay ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa bansa at 6% ng populasyon ay binubuo ng Muslim Filipinos. At ang wastong kaalaman sa natatanging kaugalian ng Muslim na komunidad ay ang batayan sa pagtitiyak ng tamang nutrisyon na angkap sa kanilang kultura. At tama yan, Ms. Karen, isa rin sa pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kasama, ay health issues po ng mga Pinoy na Muslim. At bilang panghimagas namin ng ating mga kanutrisyon na katatapos lang mananghalian, narito na ang ating text question of the week contest. At 12 na po ang magwawagay ng tig 200 pisong cellphone load. Makinig lang sa talakayan at siguradong masasagutin niyo, mga kasama, ang aming tanong ngayong tanghali. Sagutin lang po ito. Ano ang ibig sabihin ng halal products? Ay, sigurado alam yan ng ating mga kapatid na Muslim na nakikinig ngayon. Opo, dahil live din tayo sa Davao, sa Cotabato, Malaybalay, at maging dito sa Metro Manila, marami din tayo mga kapatid na Muslim. Mm-hmm. At alam na alam nila, Ma'am Karen, yung sagot dito. Mm-hmm. Opo, sige. Mga kasama, oras na marinig po ninyo. Ang sagot ay by i-text po sa ganitong format. Full name, space, edad, space, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan, o lungsod at lalawigan. At inyong sagot, syempre, at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Isama po sa huling bahagi ng inyong text kung paano nyo po kami napakikinggan. Sa radyo po ba isama ang RMN station? Sa Ustream gamit ang internet, sa radio app ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa Signal TV 309. Mapapanood nyo rin po kami, mga kasama, live na live sa YouTube.
So, ang guest natin today, gwapong-gwapo din, kagaya mo, Rod, Mr. Rod. Lamang lang, dalawa at tatlong ligo siguro yung guest natin. Naimbitahan na rin natin siya 2 years ago, nung inulunsad ang nutritional guidelines para sa Muslim Filipinos nung 2014. 2014 pa, so about 3 years ago. So, ngayong hapon ay muli tayong pinaunlakan ni Dr. Kadil Jojo M. Sinolinding Jr. Siya po ang Secretary of Health ng Department of Health ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao na siya ring Officer in Charge ng Nutrition Program Coordinator o OIC po siya ng NNC-ARMM. Magandang tanghali, Secretary Sinolinding o Sec Jojo ang tawag namin sa kanya. Welcome po sa Radyo mo sa Nutrisyon. Maraming salamat, Rod. Maraming salamat, Ma'am Car. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, nais ko pong batiin kayo mula sa Luzon na imbag na bigat kada kayo ang aming apo. Magandang tanghali po. Sa Visayas, maayong udto sa inyong tanan. Sa Mindanao, Buenos Dias. Mm-mm. At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na naapektuhan ng kaguluhan dyan po sa City of Marawi. Galing ni Sec Jojo. Ang daming alam niya na dialect. Anyway, again, Secretary, welcome back po sa Radyo mo sa Nutrisyon. Naalala ko tuloy yung dating episode ni Secretary. Nanalo yun. Nanalo, no? Gandingan Award, award ba yun? It was in 2016. So, galing. Galing ni Sec Jojo. Sana itong episode, gawin din nating entry, no? Opo. So, anyway, mga kasama, tuloy na po tayo sa ating napakahalagang talakayan ngayong hapon. Opo. Secretary, ano po ba yung tinatawag na Nutritional Guidelines for Muslim Filipinos? At ano po yung pagkakaiba nito ng Islamic version ng Nutritional Guidelines sa National Guidelines na mayroon ho tayo? Itong ginagamit po natin na Nutritional Guidelines for Muslim Filipinos ay alinsunod po doon sa Nutritional Guidelines for Filipinos ng National Nutrition Council. Mm-hmm. Binigyan po natin ng halaga ang kabuluhan na ito base na sa Holy Quran. Nagkaroon po kami ng meetings and referral from the Darul Ifta and various religious sector para po mabigyan ng linaw kung ito bang Nutritional Guideline for Filipinos are applicable doon sa Muslim Filipinos dahil nga po sa mayroon kaming medyo unique na kaugalian, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. At napansin po natin, wala pong pinag-iba at wala pong nabawas doon sa Nutritional Guidelines for Filipinos, ngunit nilagyan po natin ng explanation alinsunod sa Holy Quran. Kaya po ito ay sinusunod ng bawat Muslim, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pwede po. Ayun. So, napag-usapan natin dati na ang pagkakaiba ng Islamic diet ay ang usaping halal. So, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang halal? Ang sinasabing halal ay yung po yung lawful or pwede sa isang Muslim. At marami po ang mga bagay na napapasok dito, hindi lamang sa pagkain, kundi lahat ng pwedeng pumasok sa katawan at kabuhayan ng isang nananampalatayang Muslim. Ngunit pagdating sa pagkain, isa lang po talaga ang pinaka-punto nito. Ito ay dapat malinis and it is prepared in accordance to Islamic law. Okay. Kaya po, yan po yung sinasabi nating halal. Ito po ay malinis at in accordance to Islamic law. Okay. Okay. So, ano-ano naman po, Secretary, yung pagkaing considered na halal at alin yung hindi? Opo. Okay. Sa pagkain po, tulad ng mga kinakatay na hayop, it should be slaughtered based doon sa Islamic practices. Hindi po pwedeng kainin ng isang Muslim ang butcha, yung namatay na. Dapat po presko talaga yan. Pangalawa po, ito po dapat ay malinis. Pag sinabing malinis, wala po siyang contamination by bacteria, parasite, o kaya mga viruses na pwedeng maging sanhi ng sakit. And aside from that, sa contamination na ito, hindi po pwedeng ito ay mayroong mga chemical na mga substances na pwede pong maging sanhi din ng sakit. Pangatlo po,
dapat po wala pong derivative ng pork or any pork parts dahil nga po considered sa Islam at sa mga Muslim na ang baboy po ay talagang hindi siya malinis. And lastly po dito ay yung tinatawag nating no harmful ingredients. We Muslims believe na alcohol is not good at saka hindi po siya halal. Haram po ang tawag dyan. Prohibited in Islam. So any food na mayroon pong alcohol ay considered po yan siya na hindi siya halal. O haram. Yes. Oh. And then lastly, pag sinabi po nating halal, it should be nutritious. Pagdating sa pagkain. Napakahalaga doon, ma'am. So ano naman po yung mga dapat tandaan at iwasan sa pagluluto ng mga halal dishes? Unang-una po talaga is nakabatay ito siya sa kalinisan. Malinis. Dapat po talaga malinis. Pag ito ay gulay, kailangan hugasan. Kung ito po ay karne, kailangan po nag-undergo ng process. From the slaughter, even sa raising pa ng mga animals, dapat talaga halal ang poultry, halal ang anong tawag dyan, yung rancho, hanggang sa pagkatay, hanggang sa pag-prepare. So all in all, kailangan malinis siya, free of contaminants. Pangalawa po dito is yung tinatawag nating wala pong mga harmful ingredients. So in Islam, itong mga pagkain na ito, bababa po siya doon sa fundamental ng cleanliness and being nutritious. Kayo yung tinatangkilik po ng ating mga kapatid na Muslim, yung may tatak na halal lang. Yes. Opo, ma'am. May mga tatak na halal. Yes. Dumako naman tayo, Secretary, sa usapin ng fasting. Opo. So ano po yung kahalagan ng fasting sa panahon po ng Ramadan? Ang fasting po sa wikang Tagalog ay pag-aayuno. Opo. Ito po ay important pillar ng Islam sa mga nananampalatayang Muslim. For 14 hours, hindi po sila kumakain at hindi umiinom. So kung titingnan natin on the nutrition aspect, nagkakaroon po ng panahon na ang ating digestive system ay nagpapahinga. Yan po yung tinatawag nating natural detoxification process by inhibiting yourself for anything that may harm you. Naging kasabihan na po, we are what we eat. Ang mga diabetics, mahilig sa sobrang tamis. Ang mga hypertensives, may kaugnayan doon sa sobrang alat. Sa mga medyo matataba, doon sa mataas ang cholesterol or fatty food. So, itong sa Ramadan, hindi lamang sa pagkain, kundi the bottom line here is yung self-discipline, self-restraint or self-control. Iko-control mo ang sarili mo sa pagkain, iko-control mo ang iyong emotion sa mga makamundong mga emosyon tulad ng galit or even yung backbiting. Kasama po yan siya sa Ramadan at napakalaki po yung konteksto niya. Eh pero Sek Jojo, sa usapin naman ng breastfeeding na kumainment number 2, ano ang sinasaad sa nutritional guidelines for Muslim Filipinos at paano naiiba ang practice ng breastfeeding sa non-Muslims? Basahin ko po sa Suratul Bakara number 233. Sinabi po sa banal na Quran, wal walidatu yardi na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimar radda. Ibig sabihin, the Islam obliges mothers to allow their children to suck up to 2 years. Ibig sabihin, ang mga nanay po ay dapat magpasuso ng kanilang anak sa loob ng 2 taon. Kung tutuusin po, hindi lamang nutrisyon ang pinag-uusapan dito, but it is also one way of spacing the children. It's a natural family planning method. Kaya napakaganda po yung connection ng verse sa ating banal na Quran at yung dapat gawin ng isang nananampalatayang Muslim. Ayun. So, punta naman muna tayo sa Nutri Habit of the Week. Ulam na masustansya na, mura pa. Ito ang palaging hanap ng marami. So bakit hindi tayo mag-egg a day? Opo, sabi nga nila, ma'am, and yung NNC may kampanya din na ang egg a day is okay. Yes. Di ba, yes. Ma'am Karen? Yes, Rod. Opo. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, kailangan maging matalino sa pamimili. Lalo na sa pagkain.
pamilya. Ang itlog ay nagtataglay ng protina at iba pang mahahalagang bitamina at mineral. Mainam ang itlog na pamalit sa karne, manok at isda. At huwag mabahala dahil ang kolesterol ng itlog ay hindi nakapagtataas ng level ng kolesterol sa katawan. Pero sa mga may sakit sa puso at ibang karamdaman, nire-recommenda na kumain lamang ng isang itlog tatlong beses sa isang linggo. Kaya gawing NutriHabit mga kasama ang pagkain po ng itlog dahil ang egg a day is okay. At sa mga may nais mong itanong sa ating panauhin mga kasama kay Secretary, mag-text lang po kayo sa 0921-431-1044. Sa mga naka-smart dyan, yung globe naman natin ay 0927-650-6795. At para po sa mga gustong tumawag, ito yung mga taga rito po sa Metro Manila, yung dalawang numero po natin, pwede yung mga taga Mindanao, pwede yung mga taga Visayas mag-text. Pero sa mga taga Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 882-2374-882-2376 at 882-2378. I-text pa din po inyong sagot sa ating text question of the week contest. Dalawang ampisong cellphone load po ang naghihintay sa unang 12 makakapag-text ng tamang sagot sa tanong, ma'am. Sa tanong na ano ang ibig sabihin ng halal products? Alright. So, yun po, mga kasama, ang dapat po ninyong isagot mamaya. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello? Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansya ang kailangan natin. Alimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kasama, welcome back po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Para sa kaalaman ng lahat, mahigit sa 5.6 million po ng mga Pilipinong Muslim ay nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Oh, ang nakakalungkot lang, Rod, ang mahabang kasaysayan ng digmaan sa rehiyon ay nagiging balakid sa tunay na kaunlaran. Ayon sa datos ng FNRI noong 2015, ang rehiyon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ang may pinakamataas na antas ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan na aabot sa 45.2%. Yes. Alamin natin mga kasama mga programa ng gobyerno ukol sa nutrisyon ng mga kapatid nating Muslim. Noong isang taon, inilunsad ang Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangun. Ano po ba ito at ano na ang development? Sek Jojo, ano po ba ang Umpungan? Ang umpungan po is a dialect, it's a term for organization. Okay. So kung titingnan natin, it's a nutrition organization of the Bangsamoro. Kung yan po ay translate natin sa English. Ito pong Bangun ay initiative ng ating national government through the DSWD. Okay. At ang head po natin dito ay si Undersecretary Templa, kung saan siya po yung diretsyong nangangasiwa at namamahala using the regional offices that will implement the program. And here we identified yung mga beneficiary municipalities involving the provinces of Maguindanao, Sulu, and Lanao, kung saan sila po yung mga nasalanta at naapektuhan ng walang patid at sunod-sunod na giyera digmaan doon sa atin. At ang ating naging basis po dito
Maliban po sa ito ay isa, ang mga probinsyang ito ay pinakamahirap sa buong Pilipinas. Napakataas po ang stunting dito at many forms of malnutrition. So the Bangon is a very good initiative in line with the directive of the President na tugunan ang panawagan at pangangailangan ng mga kapatid nating Muslim doon sa mga conflict-affected areas. Okay. Yung pala yung impungan, ano? Pero nakakatuwa din, Bangon. Yes. Ano nga ba ang Bangon sa ano? Ang Bangon is tayo. Tayo. Ano tayo? Nitong Abril lang, nanguna po ang National Nutrition Council ARM sa signing of Memorandum of Agreement with Sulu Integrated Provincial Health Office. Yes. Tama po ba? Para sa Early Childhood Care and Development First 1,000 Days Intervention Program o F1K Program. So, Secretary, ano po yung layunin ng programang ito? At ano po yung inaasahang serbisyo na matatanggap ng target beneficiaries po? Itong early child care and development in the first 1,000 days, ito po ay initiative ng buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas o hindi lamang sa ARMM, but it is a worldwide na campaign. I-address yung many forms of malnutrition that can be addressed in the early part of pregnancy. Pag sinabi pong first 1,000 days, from the first day ng conception ng nanay, hanggang sa pangalawang taon ng sanggol, dapat ang nutritional services ay nandoon po. Hindi po siya kailangang mawalay upang maiwasan natin ang pagkabansot, ang pagkapayat, at pagkakulang ng timbang. Those are the three forms of malnutrition that is really affecting our area, particularly in Sulu. Kaya nga po, napili natin ang Sulu dahil po sa walang patid na kaguluhan and very unstable and peace in order, at doon po natin nakita ang epekto sa mga mamamayan. And this ECCD, first 1,000 days, is being managed by National Nutrition Council in the province of Sulu. At siyam na munisipyo ang nakinabang po dito, at yun po ay tumatakbo na ngayon. Nagkaroon na po tayo ng groundworks at nagkaroon na rin po ng orientation ang mga local government units wherein they themselves participated and fully cooperated with the program. At ako po ay umaasa na makikita po natin ang napakagandang epekto ng programang ito. Hindi lamang po kinanay nang siya ay buntis, kundi hanggang panganganak, hanggang si baby ay umabot ng 6 na buwan, hanggang siya ay umabot ng 2nd birthday. Sana masagot itong problema, especially stunting, ano? Opo, napakataas po talaga ang stunting sa ating rehiyon, at isa po yun sa ating tinututukan ngayon. So, ngayon naman, bigyan daan natin ang tanong ng mga nakikinig sa atin ngayon or a little later pag meron na. Pag may pumasok. Siguro okay. Recap na po tayo, Ma'am Karen. Sige. So, ayon sa batas ng Islam, lahat ng pagkain ay maaaring maging halal o naaayon sa batas, maliban sa karneng baboy, mga produktong mula dito, at karne mula sa mga hayop na hindi wasto ang pagkatay, namatay bago kinatay, carnivorous animals, reptiles, dugo, alak, at mga pagkaing may sangkap ng mga ito. So, kapag namimili sa grocery, siguraduhin natin na halal certified ang mga produktong bibilihin upang tugunan ang mga pangangailangan nutrisyon, lalo na ng ating mga kapatid na Muslim. Ang pamahalaan ay patuloy ang paghahatid ng iba't ibang health and nutrition services. So, bukod dyan, ang Nutritional Guidelines for Filipinos na naisalin sa Arabic translation ay mananatiling gabay upang makamit ang tamang nutrisyong akma sa mga turo ng Quran. At sinamahan tayo sa talakayang ito, mga kanutrisyon, si Dr. Kadil Jojo M. Sinolinding Jr., ang Secretary of Health ng Department of Health, ARM, at ang OIC Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council, ARM. Maraming salamat po, Secretary Jojo. Huling paalala lang po sa ating mga kanutrisyon. Okay, gusto ko pong ipaalaala sa lahat ng ating mga listeners ngayon na
Ang pagkain po, ha, importante po masyado ito, kung ano po ang naging batayan ng mga Muslim, kung bakit kailangang halal. Nasabi po yan sa banal na Quran, sa Suratul Bakara, verse 168. Ya ayyuhannasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ang sinabi po doon, kakain po kayo ng malinis at nutritious. Mm-hmm. Ang malinis po doon, ang keyword ng ating halal. At yan po ay naaayon sa batas ng Islam. At maraming salamat po sa ating mga listeners na kung saan sila po ay patuloy na sumusuporta sa atin. So maraming salamat muli, Dr. Kadil M. Sinolinding Jr. Napakahaba. Jojo. Secretary Jojo. Ngayon naman, dumako tayo sa 12 masuswerteng tatanggap ng 200 peso cellphone load. Nasagot nila ng tama ang ating question na ano ang ibig sabihin ng halal products. Alright. At ito yung mga sumagot po ng tama. O, malinaw yung sinabi kanina ni Secretary, malinis at nutritious. Malinis. Oo, yan o. So, eto ma'am, ako mag-uumpisa una. Opo, yung first winner natin of 200 pesos na cellphone load galing pa Secretary sa DYHB Arimen Bacolod. Wow. Opo, si Jessica Batik 24 years old from Cadiz City, Negros Occidental. All right. From Negros Occidental siya. Ma'am, Karen? Ito naman, nakikinig sa DZXL-ARMN Manila. Okay. Barangay May Iba Teresa Telehe Rizal. Teresa Rizal to. Teresa Rizal. Si Mr. Jovet Elgera, 40 years old. Yung pangatlo ay galing ma'am sa DXDC Arimen Davao. Wow. Nakikinig po siya. From Fishing Village, Malita, Davao. Alright. Rosemary Lumagbas. Congratulations, Rosemary Lumagbas. Manalo ka ng 200 pesos na cellphone load. Ang next naman, malayo ang pinanggagalingan, taga Dinagat Island. Di ba malayo to, no? From Barangay Legazpi, Kagdianaw, Dinagat Island. Nakikinig siya sa RMN Cebu. Miss Marie Queen P. Burgos. She's 19 years old. Akala ko sa FB Live. Yung susunod naman ay galing po sa Justinville, Bacoor, Cavite. Medyo malapit-lapit lang. Opo, siyempre sa DZXL, nakikinig po. Andrea Nunez, 29 years old. Ito naman, galing Mindanao. Nakikinig sa DXBC 693 Butuan. He is from Agusan del Norte, Barangay Sumili, Butuan City. Mr. Steve Managbanag, 26 years old. Dako ulit tayo sa May Visayas, Ma'am Karen. Nakikinig siya sa DYHP RMN Cebu. Opo. Taga Tangkasan Sur, tama ba? Luay, Bohol. Alright, taga Bohol siya. Umaabot yung ating himpilan dyan sa Bohol, yung DYHP. Congratulations to Lilibeth Pamay Laon, 39 years old. Ang susunod, sa norte naman. She's from Santa Barbara, Pangasinan. Nakikinig. Ay, FB Live siya. Abang nanonood. Ang galing. From Barangay Cablong, si Miss Nina Lipao, 23 years old. So, sa Facebook Live tayo. Bakang wala tayong winner ngayon sa ano, no? Sa Signal TV. Kikita tayo sa Facebook Live kasi kaya tignan mo, nag-wear ako ng something Muslim. Very Mindanao. Very Mindanao. Ano ba, iyakan ba? Galing. Tiboli. Tiboli. Mindanao ako. Ang galing, maganda. Next. Okay. Balik ulit tayo rito sa Manila. Taga Sampaloc, Manila, yung susunod nating winner. At syempre, nakikinig po sa DZXL RMN Manila, Lalene Adorado, 23 years old. Ito naman, sa Butuan ulit. Dami nakikinig sa Butuan, no? Number one yung Butuan natin. RMN Butuan, he is 31 years old sa Purok Tres, San Vicente, Butuan City. Mr. Christopher Grasota, congratulations. Ayun, pati na rin natin yung manager natin dyan sa Butuan, si Ramil Bangges. Yung manager natin sa RMN Butuan. Yung susunod na winner, Mindanao pa rin, ma'am. Pero from Magwawa, Davao City. Okay. Siyempre, sa DXDC, Arimendabo siya nakikinig. Maricar
Quilojano, 20 years old. Maricar Quilojano, congratulations. At yung last ko na babasahin ay from Cebu, from Barangay Panadtaran, San Fernando, Cebu. She's listening from RMN Cebu. Miss Shoni Tagasa, 46 years old. Congratulations. Sa aking puro babae. Ba't puro babae ngayon sa aking listahan rito? Walang lalaki. May lalaki. May tatlo. Yeah. Panalo pa rin yung mga babae ngayon. Alright. At bago tayo magtapos, ma'am, may announcement lang ako rito. 31st Annual Convention po ng Philippine Society of Medical Oncology in cooperation with American Society of Clinical Oncology. October 11 to 13, Forging Partnership in Cancer Care. Ito yung kanilang theme ngayong taon. Alright. Ito ay kaugnay sa Breast Cancer Month. Opo. At again, this will be on October 11 to 13. Yung 31st Annual Convention ng Philippine Society of Medical Oncology in cooperation with the American Society of Clinical Oncology. Ito naman mga kasama para po sa lahat, para sa publiko. Meron din pong libreng lay forum lecture about breast cancer and nutrition on October 21st sa National Kidney and Transplant Institute. Alas 7:30 po ito hanggang alas 12 ng tanghali. Ang tema naman ay Balik Alindog, Life After Breast Cancer. All right. All right. So, congratulations ulit sa mga nanalo. Yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga nais pa pong humabol para sa kanilang katanungan, text lang po sa 0908-579-6898. At kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin po ito ni Dr. Jojo, ni Secretary Jojo, mga kasama sa pamamagitan po ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsipo ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ni Asek Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Carina Santiago. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Secretary Jojo, samahan niyo kami sa extra. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan.